Welcome to my channel, Tipid Tips ni Elise. So ngayon nakikita nyo, magagawa tayo ng isang dessert o pwedeng merienda na rin. So ayan, nakikita nyo kung gaano po siya kayami. Gagawin po natin ito sa murang halaga lang na kayang-kaya ng bulsa at lulutuin natin to sa kawali. So ito po ang dough ng ating papaya egg pie. Kailangan po natin ng 3 cups ng all purpose flour. Ayan po. At ayan, nagbibigay tayo ng puwang para sa mga ibang ingredients. Katulad po ng kalahating tasang asukal. Puti po para mas maganda ang kulay ng ating dough. At asin po na kalahating kutsara. At isang kutsarang baking soda. So mix-mix po natin ang dry ingredients na yan bago po natin ilagay ang ating kalahating tasang margarine. Kailangan po talaga ay buo dahil imimix po natin ito sa ating harina. Ayan. Naghugas na tayo ng ating mga kamay dahil magmamasa po tayo. Kailangan po yung ating margarine ay turugin natin. May mix po siya sa ating harina. Para nang sa ganun, maganda po ang kalabasan ng ating dough ng ating papaya egg pie. So, kailangan po natin ng tubig na malamig. Cold water po ang kailangan. Ilagay po natin siya ng pakonti-konti lang po sa ating arena. Then, saka po natin imimix. Mix po natin. Ayan po. Nakikita niyo po ang skin ng ating arena ay buo-buo. So, ilagay natin pakonti-konti ang tubig at imix po natin siya. Parang ganyan po, ayan, buo-buo na siya. So, pag inubos na natin yung mga natirang tubig, ay mabubuo na rin po yan mamaya. Sa 3 tasang harina, sa 1 tasang tubig, ay swaktong-swakto po ang description niyan para po mabuo ang ating dough ng papaya egg pie. Ayan po. Ayan po, kunting suntok-suntok lang ay okay na po yan. Dahil ang dough na ginagamit po sa mga buko pie ay katulad lang din po ng ginagawa ko. Hindi po ganun kakinis. Hindi naman po maselan ang dough ng buko pie o yung gagawin ko pong papaya egg pie. Sadyang para siyang ano tawag doon, bako-bako yung itsura niya. So ayan, nagkulay yellow na dahil na mix na po yung ating margarine. So, ayan. Konting masa lang po. Hindi tayo mapapagod niyan. Talagang ganyan lang po. Masa-masa ng konti. Hindi katulad ng ibang tinapay na talagang kailangan mo imasa na ng todo. Pakinisin ang itsura niya dahil yun po ang kailangan sa ibang tinapay. Pero itong dough ng mga buko pie or gagawin kong egg pie ay simple lang po yung masa natin. Ganyan lang po siya. Ayan, nabilog po na po. Tapos nating bilugin. So, ayan. 30 minutes natin siyang yan, i-rest. Rest natin for 30 minutes. Pero kailangan po natin siyang ibalot. Sa kahit anong supot po na pwede po siyang mababalot. Ayan po. So, tabi mo natin yan. At ito naman po tayo sa peelings na magiging palaman ng ating egg pie. Egg pie na papaya pie pa. So, ayan, 3 itlog at saka 1 tasang puting asukal at 2 sachet na bird's tree. Optional po yung gatas niya kahit ano, pwede. Pero, bird's tree po yung nandito sa akin. Kaya, yan na lang po ang ginawa ko. So, mix-mix po natin yung 3 ingredients na yun. At kailangan din po natin ng 1 tasang arena. At pag na-mix na natin yan, maglalagay po tayo ng ayan, asin. Nalagay natin asin. Kunting asin lang po para balance po yung tamis. Hindi sobrang tamis na tamis. So, mimix po natin yan. Mix, mix, mix together para po maging masarap yung feelings ng ating papaya egg pie. Ayan. Maglalagay tayo ng tubig na 1 tasa. Pero kalahating tasa lang po ang nilagay ko para hindi ganun ka baka tumabang, pero depende po sa panglasa nyo. So, balik po tayo sa ating dough.
na ni-rest natin ng 30 minutes. So, ayan. Medyo malsa naman siya. Lumaki-laki siya. So, hindi talaga siya ganun kakinis yung ating ginawang dough ng papaya egg pie. So, ayan. Nakikita nyo na bako-bako yung skin niya. Pero, okay na yan. Cut po natin sa dalawang bahagi para po sa ilalim yung gagawin nating dough at yung para sa ibabaw din po yung mamaya. Yung ibinukod po natin, yan po yung dough sa ibabaw. So, ayan. Nagamit po tayo ng rolling pin. Konting masa-masa, wag po nating diinan dahil pag diniinan po natin ay nagkakahiwa-hiwalay po. Banayad lang po na masa at kung dumidikit po, taktakan lang po natin ng konting arena. So, ayan, lumapad na siya, diba? Yung paglalagyan, lagyan na po natin ng mantikilya or margarine para hindi po dumikit ang ating egg pie. So, ayan, sukatin natin ang ating paglalagyan kung sakto na ba. So, i-roll natin sa rolling pin yung ating dough. So, huwag kayong mag-alala mga katipid tips. Napakadaling gawin ito. First time po itong ginawa. Kayang-kaya natin ito. Kung gusto natin gawin, itry natin para nang sa ganun. Natry natin sa sarili natin na kaya pala natin ito. So, yan. Ipatas natin yung ilalim. Kailangan niyang madikit yung kanyang pinakalalapagan ng ating filling at ng ating papaya. Ayan. Nakita nyo. Nakalapag na. So, pag nalapag na, yung taas naman, bandang taas, ididikit natin yan. Nakita nyo, dinidikit natin yung dulo sa ilalim para hindi po siya mausog. Ayan, di ba? Then, pagka naidikit na natin sa lahat ng bahagi, tusukan naman natin ng tinidor para nang sa ganun, sumingaw, pag naluluto na, ay maluto rin yung ating palaman. So, yung ating papaya na talagang special papaya yan dahil kinuha ko pa yan sa puno. So, ito yung ating palaman, yung ating fillings. Maglalagay tayo dyan sa ating dough ng egg pie. Then, ilalagay natin yung ating papaya. Sa totoo lang, mga katipid tips, buko pa talaga yung ginagawa dito ng mga karamihan. Pero, nag-try tayo na gawing papaya. So, pwede rin naman siya. At kung iba naman gumagawa ng egg pie, egg pie lang, walang sahog. Then ito, ginawa natin ang egg pie na may papaya. Lalagay na natin yung ating fillings. Yan yung ginagawang egg pie. Ganyan po. Diba yung egg pie, hindi po tinatakpan. Pero dahil ginawa natin siya na may kasamang papaya, tatakpan po natin yan mamaya pag natapos nating ibuhos ang palaman. Para talaga siyang buko pie na papaya pie naman po ang ginawa natin. So, yan na po yung pantakip natin. Napakadaling gawin ito mga mami. Nakaka-enjoy gawin. So, pag nalapag na natin, yung magkabilang dulo ay ating pagdidikitin. Ayan po. Yung pong sa ilalim at yung pong itinakip ay pagdidikitin po natin. Parang ganyan po. At tanggalin po natin yung mga excess para magandang tignan. Pag itinupi na po natin ito paitaas. Ayan. Nakatupi na po siya paitaas. Tapos pag dikitin, itutupi natin pataas para naman po maganda yung design at magmukhang papaya egg pie talaga siya. Ayan po. Tapos na po kahit papano nagkaroon na siya ng magandang style. So pagka gawa niyan, pahidan po natin ng itlog, ayan, para po mabango at maganda yung kulay niya pag naluto siya. Then, tusukan na rin po natin ng tinidor yung ibabaw para po sumingaw. Yan po, ready? Ready to salang na po yan. Then, yung kawali po natin na pagsasalangan ay 5 minutes na pong nakasalang. So, nakita nyo, diskarte na lang para lang mailuto. So, ayan, nakasalang na yung ating papaya pie na egg pie pa. So, ayan, isasalang po natin yan ng 40 minutes. Tansya lang po na 40 minutes. So, ayan, sa 40 minutes, nakita nyo na medyo parang basa pa siya. Kaya dagdag tayo ng 10 minutes. So, sa 50 minutes na isinalang natin yung ating papaya egg pie ay, ayan na po siya. 50 minutes.
So, palamigin lang po natin at iaahon na po natin yan mamaya. So, ayan. Nakaahon na. Nakita niyo po, nagmukhang egg pie naman siya. Papaya egg pie. So, ang bigat po niya. Talagang natutuwa po ko at nag-enjoy ako sa ginawa kong ito dahil talagang maganda ang kinalabasan. Nakita niyo po yung body niya. Buong-buo siya. So, ngayon, tiki man time tayo. Hindi man tayo ganun kagaling, pero nasubukan natin at niluto natin to sa pamamagitan lang ng kawali, diba? Pwede din pala mga mami, kahit wala po tayong oven na katulad ng iba dyan na makakaproduce, magluto ng kung ano-ano. Try natin kahit sa kawali lang. Mga katipid tips, gawin nyo na to. Make sure magugustuhan nyo. Ang sarap niya, ayan. Nakita nyo, luto talaga yung ating egg pie at maging yung ating fillings na papaya. So, ayan. Papaya pie na, egg pie pa. So, papaya egg pie. So, kayang-kaya nyo yung gawin. Nag-enjoy talaga ako dito. Napakasarap. Special papaya egg pie. Diba? Ang sarap! Kaya kayo, mga katipid tips, gawin nyo na ito. May merienda na tayo. At pwede na nating seryosohin na pagkaya natin. Nagbenta tayo. Ayan! Makikita nyo talagang ang sarap-sarap. Yummy-yummy. So, mga ka-team chef na sumusuport sa akin, maraming salamat sa panonood nyo. Ayan, titikman na natin. Hindi ko na kayo iisa-isahin, mga chefs ko, mga team chef. Thank you so much sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa aking papaya egg pie. Ayan, kitang-kita yung ilalim. Hindi po siya nasunog sa 50 minutes na pagkasalang. So, happy talaga ako na nagawa ko to. Ayan. Yan, kinain ko na po siya dahil talagang masarap. Malinamnam po yung ating papaya egg pie. Then, thank you so much po sa palaging nandyan, sa mga sisi ko na nanonood. Thank you so much. Maraming salamat.